sa ating kapatid bago ko po umpisahan ang ating tema. Tinatawagan ko po si kapatid na Gloria, ang kawa namin, upang kantahan ang kanyang Shepherd. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Shepherd, happy birthday. Alam mo, katatapos ko lang maglaba. Sa totoo lang po ito po totoo, gumising po ako ng alas 5 ng umaga para po maaga talaga para mayari ko yung aking labahin at makapunta po rito para maawitan ko naman Shepherd ko ngayon lang to, ngayon lang eh. Kaya gusto ko, kasi po kami wala kaming regalo sa kanya. Bakit nga po bereregaluhan pa lahat na may nasa kanya nga? Maging ang Panginoon nasa kanya. Kaya sa pamamagitan ng isang awit, nais ko po siyang handugan. Alam ko po na ito yung inawit po kasi ni kapatid na Mirna, Tagal-English. Ako po, tatagalogin ko po. Tagalog po yung akin. Alam ko yung, pero hindi yun. Ito naman, yung pong alam ko na nasa puso niya. Ito po yung katotohanan na nasa puso niya. Kahit na hindi po kami nag-uusap, ano ba yung dapat niyang sabihin sa Panginoon? Ano ba yung dapat niyang ipagpasalamat sa Diyos? Ito po yun. Narito po sa nilalaman ng awit ko na ito. Kaya, Shepherd, sa totoo lang, kay sarap humiga, pakayari maglaba. Pero ikaw ang naalala ko talaga. Hindi po kasi kami masyadong nag-uusap. Dahil nga po, nakikita lang kami sa vigil. Pag naman po kami nag-vigil, ako po ang binibigyan nila ng pinakamahabang oras sa sharing. Dahil ako po yung pinakamaraming na-share. Doon lang po kami nagbabanding na magkakasama. Pag nakikita kami ng dambana, baga mag-shepherd ko, kindatan lang po, ngitian, tapos na. Kaya sa sandaling ito, Shepherd, marami po ang hindi nakakaalam. Katulad nung sinasabi ko sa inyo noon, ikaw ay ginamit sa akin ng Panginoon para dalisayin ako. Napakaraming bagay po. Mahirap na lang pong isaliwalat sa inyong lahat. Pero sinabi ko na sa kanya yon, maraming beses, ginagamit po siya ng ating Panginoon, lalo na po sa akin. Sabi ko nga po, baka mamaya kung ilahad ko, hindi na po makapagtema si kapatid, maubos yung oras. Pero yan po ang katotohanan. Ang sino man na ginagamit ng Panginoon sa ating pagdadalisay sa ating sarili, dapat po tanawin natin ang utang na loob. Yun po ang katotohanan na marapat na pagtanggap. Hindi yung huwag po tayong sasama ang loob, huwag manahan niyon. Kasi hindi po yun ang gusto ng Panginoon eh. At doon naman po tayo sinusubukan ng ating Ama. At sorry din po sa aking kapatid na Ophel, kapatid na Promise kahapon. Yan, alam na nila yung kung ano. Masaya puso ko, kahit na masakit ang katawan ko, Shepherd. Ito po yung nilalaman ng puso ng aking Shepherd. Parang ako iiyak eh. Oh Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Inaawit po ito ng kapatid na Roger eh. Sa buhay kong ito, iyong binago ang dati kong buhay, puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko taos pusong pasalamat sa mga biyaya mong laging tinatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na
aking natamo sa lahat ng araw. Pupurihin ko'y ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyo, mahal na Shepherd ko. Manakanaka lang tayong makita, subalit patid ko naman ang pagmamahal mo sa akin. Maraming bagay na nais nga akong ipahayag sa iyo, subalit ang katotohanan, naroon yung pangamba sa puso ko, sapagkat nahihiya ako sa iyo. Subalit ang katotohanan, ang nais ng Ama, alisin iyon. Walang maging hadlang o puwang para sa pagmamahal natin bilang magkapatid kay Kristo, bilang ikaw ay shepherd na gumagabay sa akin. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo sa paggamit sa iyo ng Ama para sa akin. Salamat po sa kabutihan mo. Sa akin ay pinagkaloob mo ang shepherd kong ito. Di man madalas kami nag-uusap na totoo, subalit tama ko ang pagmamalasakit mo. O Ama, tingin mo ang awit ko ito. Mahabang buhay ipagkaloob mo sa shepherd kong ito. O Diyos, kaming dalaway pag-isahing puso mo. Bilang magkapatid sa iyo, o Ama ko, sa lahat ng salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Shepherd, happy birthday talaga. Happy birthday. Pinigil ko po iyak ko. Sa totoo lang po, ang katotohanan po, wala po kayong alam kung ano man ang aming pinagdaanan dalawa. Lalo na po nung ako po ay bago-bago pa lang dito. Subalit, purihin ang ating Panginoon, kapwa namin na pagtagumpayan kung ano man yun. Napakadakila ng Diyos, hindi niya na nais na ang kanyang mga magkakapatid sa kanya na ang tinanggap ay iisang espiritu. Magkahiwahiwalay, magkawalay-walay, kaya narito po kami sa aking mahal na shepherd. Alam mo na yon, ang puso ko, hindi man tayo madalas nagkukwentuhan, dahil siyempre po malayo siya, kung minsan papasok ako, hindi kami nag-aabot. Subalit, nais kong ipaabot sa iyo ang katotohanan na aking pagmamahal sa iyo. Hangad ko at winiwis ko ang mahaba pang buhay sa iyo at kalusugan, hindi lang ng iyong lupang katawan, kundi ng ating kaluluwa. Parehas tayo. Maraming salamat po. Salamat po kapatid. Kala ko hindi na matakala. Kala ko ikaw na facilitator eh. Salamat po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Ngayon naman po, bibigyan ko ng pagkakataon ng aking kapatid bago ko umpisahan ng tema upang kung paano niya pasalamatan ang ating Panginoon sa kanyang inabot na gulang. Huwag na niyong tanungin kung ilang taon na, importante, bata ang puso. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Na po yung araw na sasabihin ko pong tumanda na naman ako ng isang taon. Subalit, ang pagtanda po na yun ay walang katapusan ng na natututo ano, yung learning about life journey. Gusto ko po sanang, ayaw ko pong mag-wish sapagkat ang Panginoon ang bahala kung ano po ang mangyayari sa aking buhay sa mga sa taong ito at sa mga susunod na taon pa. Subalit hindi po natin maaalis na mag-wish pag ang dumarating ang mga araw na ganito. Lahat tayo, pagka dumarating ang karawan, ay mayroon tayong mga wishes, mga dreams, na sana yun ay maging reality pagdating ng panahon. Sa buhay ko po, ay wala na po ako ang hinihingi pa, kundi kung paano ako makatalim at makasunod, makapaglingkod sa Panginoon. Ako po ay may dalawang hangarin. Minsan po sa mga kapatid kong mga alagad na nakatira dito sa malapit, na araw-araw ay naririto, naiinggit po ako. At meron naman po akong kalumbayan sa mga kasama, mga kapatid kong alagad, na malapit na nakatira rito, na kung minsan hindi mo pa rin sila makita, na ang wish ko po ay sana ako na lang yun. Sapagkat sa buhay ko po, tapos na ang mga obligasyon ko sa pamilya ko. Tapos na ang pagpapaaral. Tapos na ang may mga sarili na silang mga buhay. Subalit patuloy pa rin ang aking gabay sa mga ko kahit na hindi, sila ay may mga asawa na. Subalit may sarili din po ako. Minimithi sa buhay ko. Kundi magkaroon po ako ng isang bagay ng gusto kong mamithi hanggang sa ako sa mga huling araw ko po. Ayun ay makarating dito no, araw-araw. Sapagkat kung titignan ko po ay wala na akong patutunguhang pang iba kundi sa ating Ama sa Langit. At yun po ay kailangan ng gabay. Kung ako lang po ay sasabihin po natin na pwede naman tayong dasal sa bahay, pwede naman tayo doon ay matupad ang ating minimithi na makarating sa Ama sa Langit. Subalit iba po rito ang gabay ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo kong Diyos. Ay solid po yun. Sapagkat kung nagmiminsan na po ang Espiritu sa katauhan niya, parang wala na po akong nararamdaman na may katabi ka. Nakatutok na po sa kanya ang attention. Meron din po naman na parang wala. Aware ka rin na may mga kasama ka. Pero dito sa puso mo, iba po ang nararamdaman ko. Kaya yun na lang po ang aking mga wishes. Kung paano ako magkaroon ng, siguro sabihin po natin na balang araw, ay isa na akong residence ng Paligi, o residence ng Bulacan, o residence ng Pampanga. Basta lang po makarating ako araw-araw. Sapagkat sa nakikita ko po sa buhay ko sa amin, ay parang nag-iisa na po ako. May mga kanya-kanya na po silang mga buhay. At kung minsan naman hindi ako nakakarating dito. Nandun lang ako sa kwarto. Nag-iisip.
na kung minsan may mga negative thoughts na dumarating ang lalap, mahirap lumaban. At yun po ay gusto ko pong mangyari na pag narito po ako ay nawawala lahat yun. Kaya po ang meaning ng life ko, ang ibig pong sabihin yun ay kung ang aking free will to choose kung saan man ako, kung paano ko magagawa ng kaparaanan. Nasa kanya na lang ako. Yung bang minsan nga ang isip ko, papasok na lang kaya ako sa contemplative convent, yung hindi na ako lalabas. Pagkat natatakot na rin ako na kung may mangyari ba ng biglaan, ready na ba ako? Kaya pag dumarating ang kaarawan ng bawat kaarawan ko, hindi na ako bumabata. Tumatanda na tumatanda. It's in the meaning and learning process ng buhay ko ay gusto ko na lamang nasa kanya. Kaya maaaring will be the final free will na sinasabi nilang binigay sa atin ng Panginoon to choose para magkaroon na rin ako ng kapayapaan na hindi na ako nagkakaroon ng second thought. Just to serve the Lord na lang ko ako. And I wish in the near future ay magaganap na po doon. And I hope to be happy with the Lord. Yun po ang aking salamat. Parang iba yata kapatid, kailangan pag birthday masaya, hindi malungkot. Muntik na akong naiyak, palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Kailangan pag nandito tayo sa banal na dambana, kahit ano man ang ating nasa kalooban, kailangan lagi tayong masaya sapagkat mahal na mahal tayo ng Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kung minsan may mga bagay na ine-expect natin na hindi natin nakakamtan, huwag tayong malumbay sapagkat ang Ama laging may sorpresa sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Iyon ang ating hihintayin sa tuwinad sapagkat iyon ang pangako niya sa atin. Bagamat wala akong regalo sa iyo, bilang BFF ko po siya, siya po kasi yung best friend ko. 8 years na po kaming mag-best friend. Kung paano po kami nagsimula na nagkita rito at kung paano rin po siya kataray noon, unang buhay niya, sapagkat alam niyo naman po yung pinanggalingan niya. Sanay siya sa mga matataas na tao na medyo may kaplastikan yung mga nandun sa lugar na yun. Subalit dito sa dakong ito, dito niya nadama ang tunay na pag-ibig. Walang discrimination. Mahirap man at mayaman, pantay-pantay, sapagkat iyon ang gusto ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po noon, dito po siya natutong, sinasama ko po siyang kumain kahit saan dyan. Dati po siya hindi pumapasok sa Jollibee at sa McDonald's sapagkat sabi niya, low class daw po. Pero sabi ko, low class ka dyan. Sabi ko, sayang kaya yung pera. Sabi ko ganyan, kasi po matipid ako eh. Kasi wala naman akong gagastos na ganung kalaking pera, di katulad niya. Hanggang natutunan niya pong kumain kahit saan na lang po. Hindi na po siya namimili kung saan ko po siya dadali na kakain kami, okay na po siya. Kahit sa lugawan po, pinapatos na niya. Dati po, yak, sabi niya, yak ka dyan. Sabi ko, buti nga yan, maraming nakakakain dyan. Yung ibang hindi nakakakain. Sabi ko, lagi ko po siyang kinukonsensya sa mga ganong pong mga salita. Sapagkat, gusto ko po bilang nandito niya at bilang kaibigan niya ako, ayoko siyang konsintihin kung saan yung nakasanayan niya sa alta sa siyudad na puro kataasan. Sabi ko, pag nandito ka na sa dambana at tumanggap ka sa Panginoon, kailangan magpakababa ka. Isuko mo ang kataasan mo sapagkat doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, sa mag-8 taon na po niya, na bilang magkaibigan kami, nakita ko po ang pagbabago niya. Naging simple na lang po siya. Minsan nga po, ordinary na lang lagi, hindi mo na mababanaag. Noon dati siyang nagpupunta rito na makikita mo yung discrimination pag nagtabi kayo. Subalit ngayon, purihin ang Ama. Dahil sa totoo niyang pagtanggap sa ating Panginoon, isinuko niya lahat. Nagpakababa siya, sabi nga niya, yung natikman niya sa dakong ito, hindi niya natikman sa dating buhay niya sapagkat dati nga po,
Kailangan lang siya ng mga kaibigan niya, pagkailangan niyang gastusan, kailangan niyang pakainin kung saan-saan, kailangan niyang pasalubungan ng mamahalin. Subalit dito, wala man siyang pasalubong, siya pa ang may dalang pasalubong pag uwi niya sa Maynila, kaya nga lang pasalubong na galing sa probinsya Puto. Pero po galak na galak siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, yun po siguro yung masasabi ko sa kanya na yung bilang magkaibigan kami, yun yung natutunan na naging daan na ibigay ko sa kanya na ang pagbabago niya sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, kung paano nga naging simple na siya sa dating buhay niya. Kaya sabi ko nga sa Panginoon, maraming salamat sapagkat yung dating nasa mataas na akay mo ngayon ay pwede na kahit sa andalin. Salamat po sa ating Panginoon. At saka, bagamat pinigtas ko lang to sa Bulaklak, eh hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay ang meaning nito. Bakit isa pong ano, violet, white at yellow? Kasi po sa banal na Espiritu, ang meaning po ng puti ay kalinisan. Kung papaano sa dating buhay mo nang dumako ka rito, punong-puno ng katanungan ng puso mo, punong-puno ng puot, punong-puno ng hinanakit sa bawat tao na nagtanim sa iyo ng sama ng loob, subalit nang nakilala mo ang banal na Espiritu sa dakong ito, nilinis na ang puso mo kung paano nga natuto ka ng magpatawad, natuto ka ng magmahal, natuto ka ng magtiwala dahil sa Panginoon. At itong dilaw sa banal na Espiritu, ang meaning po nito ay liwanag. At dahil sa nakamtan mo ang liwanag sa dakong ito, ito din ang ginagamit mo upang ibigay mo ang liwanag na nakamtan mo sa iyong pamilya. At itong violet po ay kabanalan, sapagkat dito sa dakong ito, dito mo nakilala at dito mo natutunan ang tunay na kabanalan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Happy birthday at ang wish ko sa iyo. Talagang ganyan lang ang buhay sapagkat sabi nga, wala naman tao na hindi dumadaan sa mga pagsubok sapagkat tao pa lamang tayo. Minsan lang may hinihingi tayo sa ating Panginoon, subalit hindi karakaraka pagdaka ibinibigay niya. Sinusubukan pa rin tayo kung marapat na tayong tumanggap sa ating mga hinihingi. Subalit ang sabi nga ng Panginoon, kung ito ay mabuti at na hindi magdudulot ng pagkakasala sa isang tao na humihingi, ipagkakaloob niya. Humihintay lamang siya ng perfect timing, sabi nga nila. Sapagkat baka may nais pa siyang tingnan o makita sa iyo bago niya ibigay ang lahat. Kaya ang wish ko ngayon sa iyong karawan, sa susunod na darating mong birthday, huwag ka nang malungkot ha pag nagbabahagi ka kasi naiyak din ako eh. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Happy birthday. Ngayon po, umpisahan po natin ang temang inanda. Tama po sa bawat isa sa atin. Paano po natin ipinagtitibay ang nakamta natin sa dakong ito sa kabila ng samot-saring ating nakakamtan sa ating buhay, maging ito man ay kagalakan, pagdalisay, o problema, o karamdaman, paano mo pinagtitibay ang natanggap mo sa dakong ito upang hindi ka mawalay sa ating Panginoon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon po, ang una kong tatawagin upang magbahagi sapagkat sa dami ng pinagdaanan niyang karamdaman o ano kung bakit siya nagtibay, ano ba ang nakita niya, kung bakit hindi niya kayang ipagpalit ang kanyang pananampalataya at kaya niya, hindi niya kayang iwanan ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Pearl. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ama, magandang umaga po sa tanghaling ito. Kayo na po ang bahala. Isang mapagpalang umaga po sa hapong ito. At binabati ko muna ng isang maligayang-maligayang kaarawan si kapatid na Josie. Kapatid, happy happy birthday. Ang wish ko sa'yo, long life, good health, at siyempre, stay beauty. At sa iyo naman, kapatid na Jeff, baka sakaling nanonood ka ngayon sa internet, happy birthday din sa iyo. Wish ko sa iyo, lalo kang maging good boy at
Alam ko naman, sabi nga ng isang tao na malapit sa iyo, na nagmamahal sa iyo, ikaw raw ay pinagpala. Totoo yun. Happy birthday. Kumusta na po ba ang mga anak ng Diyos? Mainam po, mabuti-mabuti po ang lahat ng mga anak ng Diyos. Opo, totoo-totoo po yun. At ako man po ay ganun din. Sa tema po ng ating kapatid ay talaga nga pong napakaganda ng kanyang tema sapagkat ito po ay akmang-akma din sa aking mga naging karanasan. Ako po ay sa aking pagdalisay ng ating Panginoon na ako po ay pinagtibay sa mga karamdaman na aking natamo, subalit ito po ay hindi ko itinuturing na isang daan para magpagupo sa akin o hindi ako lalong magkumapit sa Panginoon. Sa aking pong naranasan, mas higit kong nadama ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Sapagkat simula sa umpisa na aking mahirang na alagad, magsisiyam na taon na po. Nung una po, nabali po itong aking braso. Ito po, bali po ito. Lumusot po yung buto nito. Subalit wala po akong ginastos kahit 5. Binalik ng Diyos ang nabali kong braso. Sumunod po na pagkakataon, talaga po na sabi nga po ng ating minamahal na si Tita Beth, sadyang mahal ako ng Diyos. Sapagkat ayaw niya akong mawalay sa Kanya. Pangalawa ko po na naging pagdalisay sa karamdaman, nagkaroon po ako ng psoriasis. Mga sugat po na yan, hanggang mukha, hanggang paa. Na talaga nga naman po na kung hindi ka magtitibay, hindi ka na pupunta rito. Pero ako po, kahit namamagayang mukha ko, pumupunta po ako dito. Hanggang sa ang mahal na apo na lamang po ang nagpatigil sa akin ng ilang araw sa bahay, sapagkat pag lumalakad po ako, nabibiyak po yung mga ano ng sugat, nababanat po siguro, dumudugo. At nang sinabi niya sa tatlong araw na ako'y palalayain ng Ama, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Eka, makakapunta ka na muli sa Dambana. At purihin po ang ating Ama, katotohanan po na yun ang naganap sa akin. At sa tinuran po niya na wala raw mababakas sa akin na ako'y nagkaroon ng maraming sugat sa aking katawan, sa aking mukha, katotohanan po wala pong naging bakas. At sa pagkakataon pong iyon, mas lalo akong nagtibay ng pananalig sa Panginoon. Ni hindi ako nagdamdam, ni hindi ako nagtanong. Sapagkat hindi ka man alagad, hindi ka man lingkod ng Diyos, daranasin mo ito. Ang masaya lamang po sa part namin, pagka may ganitong pagdalisay, alam po namin na ang Panginoon ay nandyan. At sa lahat ng sandali, siya ay nakaagapay. Ang bawat iyong hinaing, ang iyong dinaranas na sakit, alam mong siya ay nasasaktan din. Kaya paano mo iiwanan ng Ama? Hindi po ba't mas lalo mong mamahalin ng Diyos? Sapagkat alam mo, damang-dama mo sa puso mo na andyan lang siya sa tabi mo. Kaya mga kapatid, palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sa aking pong huling naging karamdaman na sa katotohanan po eh, ayaw na ayaw, huwag naman pong magdaramdam yung may mga doktor o kaanak ng doktor na naririto. Ako po ay ayaw na ayaw ko po natutungo sa doktor. Sapagkat meron pong naganap sa akin ng pangyayari nung medyo bata pa ako, na ako'y naoperahan, na sabi ko nga sa doktor, may allergy ako sa gamot.
Subalit ang ginawa nila, tinest nila sa aking skin. Eh hindi naman po doon lumilitaw. Kundi yung allergy ko po, nagkukulaps ako. At nangingitim na na halos wala na akong buhay. Ganun po yung allergy ko. Eh pinilit po nila yung kanilang kagustuhan dahil ho, siguro sa kanilang kaalaman, ganun lang ang pagtetest ay okay na. Eh de, siyempre po, naoperahan kayo. Ang sino mang naoperahan, kailangan ng antibiotic. So ganun nga po ang ginawa hanggang sa nag-collapse na nga po ako. Bago po ako mawala ng malay, narinig po ang aking ina. Sabi niya po sa doktor, pag napatay niyo yung anak ko, mananagot kayo. Yun po. At purihin po ang ama. Dahil po siguro ako ay tatawagan niya. Hindi po niya pinahintulot na bawian ako ng buhay nung time na yon. Kaya po, papurit pa salamat sa ama. Muli po akong nakatindig sa harapan niyo ngayon. At nang nga po dumating ang pagkakataon na minsan po meron, hindi naman nawawala po sa atin na magkakaroon ng karamdaman dahil po tayo tao lamang, di po ba? Ayaw ko na po talaga sa doktor. Dahil nga po na baka mamaya sasabihin ko allergy ako sa gamot, tetest na naman nila sa kanilang kaparaanan. Subalit hindi naman po yun ang nangyayari. At ito po ang pinaka magandang pagdalisay sa akin ng ama. Sapagkat pinahintulutan niya po ako na mapasok ng ospital. At yun nga po, nang ako po ay mapasok sa ospital, ganun na lang po ang nervyos ko. At hindi ko namamalayan na yung nervyos pala na yun, unti-unting na-develop sa aking katawan hanggang sa maging isang talagang nervyos na nga na hindi ko namamalayan na yung pala'y nervyos. At ako po eh, nung mapasok sa hospital sa Bustos, bali nakadalawang araw lang po ako noon dahil hindi po ako makahinga. Yung hinihingal po ako samantalang wala naman po akong ubong. Talagang wala po akong ubo, wala po akong sipon. Hindi ko po malaman bakit nagkaganon. E de, nagpasya na nga po na dali na nga raw sa doktor. Bagamat labag sa kalooban ko dahil hindi na nga po ako makahinga, sumigil na rin po ako. De, yun nga po, ang dami ng mga test. Tapos iche-check po ang BP ko. Hindi bumababa. Yung pala, ninenervyos na ako talaga. Ting makikita ko yung mag-BBP sa akin, ninenervyos na ako. Tatanungin ko, ano namang gamot yan? Baka may antibiotic yan, ganyan. Hanggang sa nang x-ray po ako, dumulog po ako sa Panginoon. Ama, abutin mo po na iyong malabay na kamay ang aking likod at kayo po ang maghari. Amen, sabi ko po. At pagkatapos po nung kinabukasan, sabi po ng nurse, kung meron daw po kaming kilalang espesyalista sa pulmon, sabi namin bakit, ano ba ang ano eh. Kasi UECA, kung wala, i-refer namin kayo. Ang gusto po, huwag kaming lalabas. Doon lang po sa hospital kami at sila raw ang bahala. Sabi namin, eh hindi pwede yung ganun. Hindi nga alam na kami hindi nakauwi eh. Ang alam namin ay magkakaroon lang ng konting oxygen para makahinga, then lalabas na. Tapos hindi namin alam na may mga ganito-ganito pang pagsusuri, pati sa mga blood chem. At purihin ang ama, ang blood chem ko ay perfect. Tapos po nung nagagalit na nga po si mother, sabi niya, dapat teka muna naming malaman kung ano ang result ng x-ray. At kung kinakailangan, mag-uusap muna kaming magkakapatid kung ano ang marapat. Dahil nga, wala naman kaming pera. Sabi niya gano'n. E de, pinipilit po. Sabi po, nagalit na po si mother. Eh, hindi ba Eka, ang Diyos naman ang nagpapagaling? Opo, Eka. Tapos po, nung ano na nga, dumating naman yung doktor. Sabi niya sa akin, masaya. Gusto na niyo po ba Eka umuwi? O de, ibig sabihin,
okay naman, eh bakit ganun ang tanong niya? Sabi ko, opo. Tapos tinanong nga namin, sabi niya, clear naman daw ang x-ray ko, pati yung heart ko, okay naman daw. So sa loob-loob ko, kung ikaw pala eh padadala sa mga sinasabi nito, eh magpapaiwan ka na nga doon at maghahanap ka ng espesyalista sa pulmon. Eh purihin na nga Made, nakalabas na nga po ako. Tapos yung mga araw na dumaraan, lagi pong mataas ang BP ko. Ang lakas po ng kabog ng dibdib ko, halos yung puso ko lumabas na sa t-shirt ko. Pati po ang likod ko, ganon din po ang kabog, hindi ako nakakatulog. Hanggang sa nung nanlalata na po ako, at may kaibigan po na dumalaw na galing sa Maynila, na sabi po ay sasamahan daw po sa espesyalista. De, sabi naman namin at sinasabi ng mahal na apo, kapatid, magpa-check up ka. Pero pumunta ka sa espesyalista, sabi niya ganun. Hindi naman eh kayang binabawalan. Ang mahalaga, ang Panginoon ang lagi mong kakapitan. Ang Panginoon ang lagi mong tatawagan. Ano man ang iyong gagawin, bago ka magpasya, siya ang unahin mo. So ganun po ang ginawa namin ng mga tatlong araw na po dahil nahihirapan po ako. Nagpasya na po kami pumunta ng espesyalista. Dito nga po sa pulmonary specialist. At siya pa po yung pinaka-director ng sa heart center. De, siyempre po, mataas ang BP, i-refer naman po ako sa cardiology. Specialista naman po sa puso iyon. Hanggang sa in-ECG po ako, talon daw po ng talon. Kasi nga po, ninenervis ako. Nilagyan ako ng mga aparato dito. Eh, hindi ko naman po naranasan yung gano'n. Siyempre, ninenervis ako. Hanggang ang dami na nilang check-up na ginawa sa akin, wala naman pong makita. At ganun din po yung sa aking pulmonary, mga bahagyang gamot lang po yung ibinigay. Ibig sabihin, wala naman po talagang malala. Kumbaga, allergy lang talaga na hanggang dito lang. Wala po dito sa lungs. Subalit, eka nga po eh, ang mga espesyalista ay hahanapan ka ng hahanapan ng karamdaman. At ginawa po nila, nagtodaeko naman po ako. So, ganun din po ang nangyari. Okay naman po. Ngayon po, yung last na isang espesyalista, yun naman po sa thyroid. Dahil noon po kasi nagkaroon ako ng thyroid. Eh nang i-check naman po at lumabas ang result, wala naman daw pong kinalaman yung ano ko na yun sa aking nararamdaman. Hanggang kailangan ko daw pong i-check yung sa aking yung adrenaline po yung tinatawag nila yung sa pag sa may ilalim daw po yun ng kidney na pagka yun daw po yung nagpo-produce ng sugar at saka ng salt yung alat po. Eh baka daw po ang nangyayari sa akin eh mas lamang yung tumatapon ng aking alat kesa kumakalat sa katawan. Kaya daw po ganun ang nangyayari. Pag ganun daw po, talaga daw po apektado lahat ng parties ng katawan. Eh nung sinabi ko po na wala na ako ovary, lahat wala na, tinanggal na. So, maaari ka akong hormonal imbalance. Doon po namin nakita na nagsinabi nung doktor na kung ganun, eh magbalik lang daw yung kumpiyansa ko sa sarili ko, huwag na raw akong matakot at ialay na lang sa Panginoon. Ibig sabihin po, wala akong sakit, di po ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. At nung ano nga po na yun, nung araw po na yun, sabi ko po sa mga kasama ko, ayoko nang bumalik. Dapat po ngayong araw na to, may check up pa po ako doon sa dalawang espesyalista, sa puso at sa lungs. Eh ano pa po ba ang ipagagamot ko? Eh ito na po ang ama, siya po gumamot sa akin. Palakpakan niya po natin ang Diyos. Kaya po mga kapatid, hindi po binabawalan ng magpadoktor sa atin. Subalit kung wala naman pong makita ang sakit at hahanapin ang sakit, wala pong katapusang gamutan. Kung hindi ang gawin natin, kung tunay tayong nananalig sa ating Panginoon,
Iyalay po natin sa Kanya ng buong buo ang ating sarili. At sa tao niyang ginagamit, manalig po tayo sa ang bawat tinuturan ng ating mahal na Apo Kunchi ay katotohanan ng katotohanan. Sapagkat, bago po ako magpa-check up, lahat po ng sinabi niya sa akin, para din po mapatotohanan sa akin ng mahal na Apo na yung sinabi ng Espiritu'y walang pagkabula, yung po lahat ang naganap. Wala pong nakitang sakit sa akin na ito nga pong sakit ko ay hindi pandoktor, kung hindi nagsimula lang po sa isang takot sa mga nag-aral. At ting po ako makakakita ng espesyalista, lalo po akong ninenervyos. Ganon po ang nangyari sa akin. Kaya nang sabihin ng mahal na Apo Kunching na, kapatid, kaya mo bang magsakripisyo? Sabi ko, opo naman po, mahal na Apo. Babanyusan kita, agahan mo. Ayun po, ting alas 9 po ng umaga, nandito na po ako. Binabanyusan po ako ng mahal na Apo Kunching. At araw-araw po, nararamdaman ko ang pagmamahal sa akin ng Diyos. Unti-unti nagbabago ang aking pakiramdam. At eto na nga po ako sa inyong harapan. Buhay na naman, malakas na malakas dahil sa ating Panginoon. At sa pananalig at pagtitiwala ko sa Kanya, naniminsan, ni saglit man, ano man ang aking nararamdaman, inaalay ko sa Kanya lahat. Ay, eto nga, sabi nga, kung ang isang lingkod o isang tagasunod o ang isang pasyente man, pag dumudulog ka ng matapat sa Ama, kung hihiling ka ba ng isda, bibigyan ka ng ahas. Di po ba hindi naman? Ganyan po kabait ang ating Ama. Kaya po, sa lahat po ng may karamdaman, manalig lamang po tayo sa Diyos. Magtiwala po tayo. Ibigay po natin ang buong-buong pagtitiwala sa taong ginagamit niya. Nakatotohanan po ang kanyang ibibigay sa inyo na reseta o dahon-dahon man yan. Subalit hindi mo natin. Hindi po natin namamalayan sa simpleng gamutan po pala na yun. Iyon po ang magpapagaling sa atin. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. At sa mga po may karamdaman na ganito, huwag po kayong matakot. Pag nararamdaman niyo po, manalangin kayo. Higit natin kailangan ng Panginoon. At pag naman po tayo nagagalak, huwag po natin kalimutan ng ating Panginoon, ang ating Ama, si Kristo na tumubos ng ating kasalanan. Huwag po natin silang kalimutan, lalo-lalo na pong irespeto natin ang banal na Espiritu. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po. Salamat po, kapatid na Per, sa iyong ibinahagi sa ating mga kapatid upang sa pamamagitan ng iyong pinagdaanan sa mga karamdaman, kung paano ka nagtibay, nawa ang mga kapatid kong narito at nakarinig ng pagbabahagi mo, isang kapulutan nila ng aral na kung sila man ay dumadaan sa pagdalisay sa karamdaman, lagi lang silang manalig sa Panginoon at hindi sila pababayaan ng ating Ama. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang sabi nga po, ang salita ng Diyos ay buhay. Ang sino mang naniniwala at nagtitiwala sa kanyang salita, iyon ay buhay na kikilos sa ating pagkatao. Amen po ba? Kaya sa tuwi na buhayin natin ang ating taus-pusong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon na nakilala sa dakong ito. Sapagkat tunay nga na kung ang ating pananalig ay lubos-lubos, 100%, walang hindi tayo makakamtan. Matuto lang tayo maghintay, magbata at manalig. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, ang tatawagin ko ay isang alagad muli upang magbigay ng kung paano nga ba niya pinagtitibay ang kanyang kinamtan sa dakong ito. Tinatawagan ko po si kapatid na Lando. Bago po ang lahat, ang inyo po ang mga kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga sa hapon ito. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema kung paano ang pagtitibay. Para po sa akin, mula po nakitawagin
at tirangin bilang tigasunod ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos na mandakila. Pinagtibay ko po sa aking sarili mula po nang mabuksan ang aking pong dati nakapinid na puso at kaisipan at nang siya po aking tanggapin. Pinanahan ko po sa aking kalooban at sa tuwi na po sa araw-araw na aking pagparito sa dambanang ito sa pakikinig ng banal na salita at aral na iniluluwa ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal aponching. Yan po'y aking isinabuhay upang maging karagdagan sa buhay pananampalataya. At sa tuwing ako nga po'y magkakaroon ng karamdaman, pinagtitibay ko rin po sa aking sarili na mayroon tayong Diyos na buhay na sa tuwing na sa atin ay gagabay upang ang karamdaman ay dagli ang maparam at anumang uri ng gamot ay hindi niya ako pinahintulutan na uminom sapagkat ako'y nananalig at sumasampalataya at higit na pagtitibay ang aking nadarama para sa ating Panginoon na anumang karamdaman na sa akin ay dumaratal, ito ay mapaparam. Sa tuwi na nga po, ganun nga po ang nagaganap sa aking buhay. Ano man pong pasanin sa buhay ko, nalalampasan ko pong lahat. Basta inyaalay ko po ang lahat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos na mandakila. Ako po itaus puso nagpapasalamat sa ating mahal na pukunching sapagkat wala pong isang apukunching na kinulugdan ng banal na espiritu. Marahil sa mga sandaling ito, ako o kayo ay di nyo alam kung nasa na po kayo. Sa dating buhay ko po, marami pa rin pong di nakakaalam na ako po ay talagang sabungero at sugarol at higit sa lahat nga po sa pamamagitan ng paningardyo ako pinununog ng pera. Subalit ang lahat ng iyan ay nawala sapagkat pinanahan ko nga po sa aking sarili, pinagtibay na ang mga bagay na iyan ay tuwir ang aking matatalikdan at ang sa tuwin ay pinananahan sa aking puso at kaisipan ang pagtitibay na ang Diyos ay buhay sa dambanang ito at sa amanda ko pumaroon ang Diyos na buhay ay naroon sa amanda ko at higit sa lahat sa kanyang mga anak na nananalig at sumasampalataya sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, napakasarap pong maglingkod sa ating Panginoon Diyos kung isa man sa pamilya ay wala pong bumubutahi. Katulad po ng aking kabiyak ng puso, hindi niyo po na itatanong. Sa araw-araw, halos po siya ay narito. Sapagkat ika nga po, tuwirang siya nabuksan din. At pinagtitibay din po niya sa kanyang kalooban at kanyang kaisipan. Anumang karamdaman ang dumatal sa kanyang buhay, ito po hindi niya alintana. Sapagkat siya ay nananalig at sumasampalataya na ang Diyos ay buhay sa dakong ito. At ang aking pong mga pamilya, nananalig po sila. Bagamat madalang po silang pumarito. Subalit, ika nga po, wala man akong anumang narinig sa kanila. Basta ako po ay gumayak na at pumunta sa dakong ito. Wala po akong marinig na katulad po ng iba. Hindi ko naman po nila lahat. Ano ba yan araw-araw sa tuwing ay naroon kayo? Wala po akong narinig na ganyang mga salita sa aking mga pamilya. At ako po ito'y puso nagpapasalamat at pinagkalooban ng mabubuting kaisipan at damdamin ng aking mga anak. Kaya sa tuwin ay aking pinagtitibay sa aking sarili na ang Diyos ay buhay. Maraming salamat po at muli magandang umaga po sa hapong ito. Salamat po kapatid na Lando. Tunay nga po na ang bawat isa sa atin ay dumadaan sa samot-saring pagdalisay. Subalit kung titingnan niyo po ang bawat tumindig, tunay nga po na ipinaglalaban nila sa tuwi na ang kanyang tinanggap. Ang bawat tinanggap ng bawat isa sa dakong ito, sapagkat tunay nga po na anuman ang dumating sa atin, kung tayo ay kakapit sa ating Panginoon at sa kanya aasa, walang hindi natin ito mapagtatagumpayan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang alagad uli upang ibahagi kung paano nga ba sarami niyang pinagdaanan sa kanyang buhay, kung paano niya pinananatili sa kanyang puso ang kanyang tinanggap sa dakong ito upang patuloy at patuloy siyang manahan sa kalooban ng ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Mami Beth Chico. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Nainip na po ba kayo? Nakikita po sa mukha parang mga inaantok na. No po,
Sa bawat pagbabata, merong nahihita, hindi po ba? Tama po yung sinabi ng kapatid ko, sino ba yung tumayo kanina dito na kuminsan talaga merong kaganapan sa buhay natin na dapat nating batahin para maramdaman natin ang balik ng biyaya ng ating Panginoon. Kilos nga po natin yung mga balikat natin. Kilos po natin ganyan. Sige po. Sabihin nga po ninyo, the love of Jesus, sweet and marvelous. Pakiulit nga po. Isa pa po. Isa pa po. Naniniwala po ba kayo na ang pag-ibig ng Panginoon ay napakatamis? At ang pag-ibig ng Panginoon, mahiwaga. Kaya ang sabi nga po niya, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Pwede po bang awitin natin? Na habang inaawit po natin, ganyan po natin mga balikat natin para po ang dugo dumaloy. O sige po, tumayo po tayo para po mas ma-feel natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. Ito po yung kadugtong na yan. So high, you can't go over it. So low, you can't go under it. So wide, you can't go around it. Oh, oh, wonderful love. Ulitin nga po natin yung so high. So high, you can't go over it. So low, you can't go under it. So wide, you can't go around it. Oh, oh, wonderful love. Ulitin nga po natin yung so high. Yung so wide po. So wide. So wide. So wide. You can't go around it. Okay, ulitin po natin. From the beginning, the love of Jesus. Ready? And... the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet and marvelous, oh, oh, wonderful love. So high, you can't go over it, so low, you can't go under it, so wide, you can't go around it. Oh, oh, wonderful love. Bilisan po natin. Mababa po ba? Parang mababa, ano? The love of Jesus. Okay, ready? And the love of Jesus, sweet and marvelous, the love of... sweet and marvelous, the love of Jesus, sweet... balikat! Oh, oh, wonderful love. So high, so high, you can't go over it. So low, you can't go on. So wide, so wide, you can't go up. Balikat, oh, oh, wonderful love. Thank you po. Wonderful po ang love na bigay ng ating Panginoon. Kaya po, sa tuwi na pagsumikapan po natin na kung ano yung magandang biyaya na mula sa Kanya, i-maintain po natin. Sabi po ni Tita Mirna, ano na nga po ba yung tema ni Tita Marie? Sabi niyang ganun. Mahaba kasi yung question niya, parang hindi ko natandaan. Pagtayo po ni Kapatid na Lando, sinabi lang po sa isang salita, pagtitibay. Paano po tayo magtitibay sa ating Panginoon sa bawat araw na tayo ay kumikilos sa mundo na ating ginagalawan? Totoo po yun. Sa bawat araw na tayo ay nagtitibay na makasunod sa ating Panginoon, marami pong mga pagsubok o obstacle tayong nami-meet sa bawat araw na tayo ay nabubuhay. Pero hindi po natin dapat ipanghina iyan.
kundi patunayan po natin na meron na tayong tinanggap sa ating Panginoon. Lalo na po yung araw-araw ay nandirito. Alam niyo po, kung kayo po ay nagkaroon ng karamdaman, at sinabi ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na kailangan kang mag-stay dito ng 9 na araw. Kailangan kang banyusan. Meron po kayong mapapala. Amen po ba? Sa bawat araw na kayo'y bumalik upang kayo'y banyusan, siguradong sigurado po ako na pag kumilala kayo sa Panginoon, meron po kayong something na matatanggap na mula sa Kanya. At dahil po doon sa natanggap nyo na to, ayaw nyo na pong mawala. Amen po ba? Kaya tayo po ay magtitibay para po kung ano yung kaloob ng Panginoon, hindi na po mawala sa atin. Sapagkat nakakapanghinayang, halimbawa, naka-isang araw ka na, meron kang tinanggap na gakatiting. Sumunod na araw, yung gakatiting na yon lumaki. Hanggang ngayong ika-anim o ika-pitong araw, aba, pag naisip mo, iba na yung nararamdaman mo. Meron na akong natanggap na mula sa Kanya. Ang tanong ko sa inyo, kung meron kayong tinanggap, gusto nyo ba itong mawala pang muli sa inyo? Ayaw! Walang may gusto. Kaya ang gagawin po natin talaga, i-maintain natin yon para po yung natanggap natin sa Panginoon, hindi na mawala. Sapagkat nakakahinayang. Sabi nga po, minsan lamang ako daraan sa daigdig na ito. Kaya yung pagdaan mo sa daigdig na ito, minsan lamang, huwag mo nang pabayaan. Sapagkat baka hindi na siya muling kumatok sa puso mo, hindi ka naabutan. Kaya yung pong may mga karamdaman na ang naging kaparaanan, yung po yung naging kaparaanan ng Diyos para po kayo ay maakay sa banal na lugar na ito. May tanong po ako sa inyo, nalugi po ba kayo? Kundi tayo ay tumubo pa sapagkat merong nabago sa ating pagkatao. Minsan nga po eh, ganito po ka-marvelous si God eh. Halimbawa po, siya po yung nagkaroon ng karamdaman. Yung palang karamdaman niya, ginamit lamang ng kaparaanan para yung taong sasama sa kanya sa pagbabanyos, mas higit na maakay. Nangyayari po ba yun? Na kung magkaminsan, mas higit yung biyaya na tinanggap nung sumama lamang dun sa nagbabanyos kaysa mismo dun sa binabanyusan. Kaya napakapapalad po nung mga ganun na tama, nagkaroon ng karamdaman ng kanyang mahal sa buhay, sabi na natin yung kanyang mahal sa buhay, pero mas higit pa yung tinanggap niya. Mas higit siyang nagtibay. Kaya't nalarapat lamang po talaga na tayong mga inakay ng ating Panginoon, huwag na po nating aksayahin. I-maintain na po natin yung magandang relasyon na pinundasyon sa atin ng ating Panginoon sapagkat masigit tayong makikinabang. Tandang-tanda ko po yung tinanong sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching nung ako po ay bago-bago pa lang naaakay dito. Nang bendisyonan po niya ako, ang tanong po niya sa akin, may nawala ba? May nakulang ba? May nawala pa sa buhay mo nang ikaw ay pinili mo na makarating ka sa banal na lugar na ito? Ang tangi ko pong naisagot ay walang nawala. Kundi tumubo pa ako. Bakit ko po sinabing tumubo ako? Eh kasi nga po dati laging sumasakit yung ulo ko. Lagi akong nahihilo. Mataas ang kolesterol ko. Paghiga ko, para akong naka-high sa drugs, pero hindi naman ako nagdra-drugs. Para po bang walang laman yung utak ko na ako'y nakalutang lamang sa ere. Ang lahat po na yan ay nawala. Kung sa doktor po, mahirap itong gamutin, alam ko po yan. Baka po patingnan ako sa psychiatrist, sa psychologist, baka sabihin, meron lang something is wrong sa akin na malapit ka ng maganyan. Kaya ako po i-refer sa psychologist o sa psychiatrist. Subalit dito po, lahat po ng karamdaman ko na yan, pinawi ng Panginoon. Hindi po ako binanyusan. Hindi po ako nagtapal-tapal. Iba po kasi may mga tinatapal na ikmo, dahon ng atswete, balaba ng saging, para po yung kanilang nararamdaman sa kanilang ulo ay magkaroon ng kagalingan. Pero ako po, mahal po rin ako ng Diyos, katulad po ni Tita Pearl. Wala pong ginawang ganun sa akin ng Panginoon. Ano po naging gamot sa akin? Katulad po ng ginagawa ninyo ngayon, nakaupo ako,
nakikinig ako. Hindi ko po alam na sa pakikinig ko, ako po pala ay unti-unti nang pinagagaling ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yung pong naranasan ko, naranasan ng ibang alagad, mararanasan nyo rin po iyon. May karamdaman ba kayo? Huwag kayong masyadong mag-intindi. Makinig kayo sa mensahe ng banal na Espiritu at yung po palang mga salita na yon ang magsisilbing gamot ng inyong mga karamdaman. Bakit? Eh kaya pala sumasakit yung ulo ko, masyado akong mag-isip. Hindi pa nangyayari, iniisip ko na. Sa gabi, hindi ako makatulog. Alas dos na, hindi pa ako nakakatulog. Wala naman akong tinitik na gamot para maka-apekto sa pagtulog ko. Eh bakit po? Eh kasi po, ginugulo yung kaisipan ko ng kung ano-anong istorya. Daig ko pa nga po ang isang scriptwriter. Ang dami nang naka-script. Hindi pa nangyayari, scripted na. Kaya hindi po ako nakakatulog. Na makarating po ako dito, pinayapa ako ng Panginoon. Napakaganda po kasi nung lagi ka dito eh. Amen po ba? Sabi po ng ibang kapatid ko, hambing sa isang cellphone na lobat, pag nagpupunta tayo rito, na-charge tayo. Ganon din po ba kayo? Pumalakpak nga po yung nakaramdam ng ganon. Na pag nagpupunta dito, para bang aalis ka na ang dami mong problema, gulo-gulo ng kaisipan mo, bakit po pagdating dito, napapayapa yung isip mo? Para po tayong cellphone na lobat na tayo po ay na-charge. Tatanungin ko po kayo, ano po, naitanong ko na po yun pero matagal na, ano po ang lasa ng bangus kapag ibinabad mo sa suka, bawang at paminta? Masarap, di po ba? Lasang talagang yung espesyal na daing na bangus. Alam niyo po, mga kapatid, pag po kayo ay nagbabad sa salita ng Diyos sa loob ng dambanang ito, sasarap din po ang pakiramdam ninyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ko nga po, paano natin ma-maintain yung relasyon natin sa Panginoon na ibinigay na po niya sa atin? Dati po, wala tayong magandang relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Ang relasyon lang natin, nasa sarili natin. Ang relasyon natin, nasa asawa natin, sa anak natin, sa pamilya natin. Pero si God, out of our relationship, hindi po natin siya nadadama. Kaya napakapalad po ng bawat isa sa atin nang nakarating dito, minulat ng Panginoon ang ating kaisipan, binuksan ang ating puso upang ang relasyon natin sa Kanya ay mabuksan. Sino po ang bukas na ang relasyon sa Panginoon? Nako, salamat po. Yung iba po ay nahihiyang magtaas ng kamay kasi meron pang pag-aalinlangan. Mararamdaman niyo po ba pag may relasyon na kayo sa Panginoon? Siyempre naman, unang-una, meron kayong kagalakan sa inyong puso. Amen? Uulitin ko po, magkaiba po yung galak at saya. Yung galak, matagal ang effect. Yung saya, panandalian lang. Ibig sabihin, magliwaliw ka sa SM, masaya ka. Pero pag may problema ka, pag uwi mo, wala na yung saya. Babalik na naman yung lungkot mo. Panandalian. Kaya ang tawag doon, saya. Kayong mga lalaki, pag may problema, pupunta kayo sa mga inuman. For the boys only. Pero, masaya lang kayo habang gumaganyan, nagbibidyoke, nagkukwentuhan. Pero pagdating sa bahay, yun na naman problema ang naiisip. Ano po iyon? Galak o saya? Saya lang po iyon. Ang galak ay mula sa Panginoon. Nagtatagal. Hanggang hindi ka bumibitaw sa Kanya, yung galak na yan, hindi mawawala. Amen. So, isa sa mga benepisyo ng malalim na pagkikipag-ugnayan sa Panginoon ay ang kagalakan ng ating pagkatao. Pangalawang benefit na makukuha natin kung palalalimin natin ang relasyon sa ating Panginoon ay kapayapaan. Hindi po ba? Pag may kapayapaan tayo sa ating kaisipan, ano man yung mga agam-agam na darating sa ating buhay, inaalis po ng Panginoon. Binubura po yan sa ating kaisipan. At kung meron man tayong mga problema, ito po, tanongin niyo po yung sarili niyo kung itinararanasan ninyo nang makilala niyo ang Panginoon. Pag meron pong problema, hindi po ba't yung problema hindi na nagtatagal sa isip natin?
para na lang siyang hangin dumadaan. Kaya nakakatulog din po tayo ng mahimbing. Yan po ang kasarapan na pinapanatili natin ang ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Higit pa po yan sa marami kang pera. Aanin mo ang maraming pera kung di ka naman makatulog. Hindi po ba? Aanin mo yung marami kang pera kung magulo naman yung kaisipan mo. Hindi baling wala kang pera, nakakaraos ka lang sa maghapon, pero ang Panginoon ay kapiling mo sa bawat sandali. Mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng isa pang tip bukod po sa mga sinabi ko para ma-maintain po natin yung malalim nating pakikipagrelasyon at pananampalataya. Ano man po ang maganap sa ating buhay, isa lamang po ang ating gagawin. At ano po ang ating gagawin? Ang gagawin niyo po ay ito. P-U-S-H. Push. Ano man po yung maganap sa atin, push. Huwag po tayong paa-apekto. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, i-push nyo lang. Push. Push. Katulong nyo ako sa pagpupus. Alam niyo po ang ibig sabihin ng push? Ano po yung first letter? P stands for pray. Next letter, U stands for until. Next letter, S stands for something. And H stands for happen. So, ibig sabihin, pray until something happens. Ganun po ang gagawin natin. Pag may problema tayo, dalayan sa buhay, kaguluhan ng kaisipan, ang sabi ni God, push, 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 pray until something happens. Magandang umaga po at maraming salamat. Thank you po, kapatid na Beth. At ngayon naman po, upang lalo pang palawakin ang ating tema, tinatawagan ko po ang aming mother of the house, si kapatid na Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama. Purihin ka, dakilain ka, parangalan ka sa bawat araw na sa amin ay patuloy nagmamahal at lumilingap. Kailanman ay dinabawasan, bagkos patuloy at patuloy pinupuno ang aming kakulangan. Upang sa dakong ito ay patuloy kayo mapaglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay ginamit mo upang malinis ang aming isip at kalooban at ikay makapanahan sa aming buhay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Habang ako po ay may ginagawa po sa taas, ang aking tenga po ay andito po sa baba. Na sabi ko nga, Ama, sa kalooban mo, buong galak na nakakatupad, nakakatugon, na hindi alintana kung ano yung pagal na katawan sapagkat yun ay lupang katawan lang. Subalit sa mga kaparaanan na dulot kung paano ang tema ng ating mahal na kapatid, paano mo pananatiling nananahan ang iyong tinanggap sa kabila ng mga dusa at sakit na iyong pinagdaraanan. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, una po nung ako po ay tinawagan sa dahong ito, hindi ko alam na ang Espiritu Santo pala ang gaganap sa aking buhay. Dahil lang alam ko, bago-bago lang ako, akala ko sarili kong lakas. Kaya ang dami kong reklamo, ang dami kong tanong, paano ko gagawin? Wala akong ganito. Anong oras? Kailan? Ganyan po ang tanong ng taong tao. Amen po ba yun? Kahit po ipinupush ni God sa isip mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siya yung tutupad, hindi mo matanggap-tanggap dahil hindi mo pa sinusuko lahat. Amen po ba yun? Boy po bang Diyos? Sige, magsuri po kayo. Naganap po yan sa akin. Kaya noon, ng mga panahon po na yon, gabi pa lang iniisip ko na kung anong gagawin ko pagkabukas. Amen po ba yun? Kaya nangyayari, sa kabila na alam ko naglilingkod ako sa dakong ito, yung mga unang taon po yan. Although tinanggap ko po ang banal na Espiritu sa katawan at mahal na Apo Kunching at pinaniwalaan na ang Diyos ay buhay, hindi ko paganap isinusuko ang aking sarili sapagkat ang alam ko nga, ako yung tutupad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Nang mga panahon po na yun, sabi ko nga,
Ang alam ko lang, kagaya nung sinabi ko kahapon, maghaplos, gagawa ng pagkain namin, tapos na. Yun po yung assignment sa akin. Amen po ba yun? Subalit, hindi po pala. Yun po pala, yung nakikita na ko lang na dapat kong gampanin, yun ay parang pasakali lang, kumbaga sa awit. Subalit, yung kabuuan ng awit, kailangan akong sumaliksi upang makatupad ako para sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon na po nag-umpisa ang bawat kaukulan kung paanong makilaban, kung paano ang maging matatag, kung paano ang kakamtin mo na makayan at mapagtagumpayan mo ang tumupad sa Diyos. Una, sabi ko nga, mahirap. Dahil lahat ng gagawin mo, pag bilang pagkatao kang nag-iisip, maaawa ka sa sarili mo. Amen po ba yun? Subalit, ngayon po, ilang taon lang naman po yun, mga siguro isang taon, dalawang taon, dumadaan sa isip ko. Subalit ngayon po, napakalinaw na po, hambing sa tubig, kung ano yung plano ng Diyos, bakit ako tumupad sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil, alam ko po na ang dami kong utang sa Kanya. Amen po ba yun? Sa kabila ng dusa, sakit, kung paano nagbahagi si kapatid na Pearl sa inyo, sa totoo lang, kapag sinuri mo ng malalim ang kaya ng Diyos, hindi mo mabibigyan ng partisyon ang sarili mo para mag-isip at magtanong sa Kanya? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dahil makapangyarihan niya po siya eh. Walang nakababatid, walang nakakalirip ng kanyang isip at kalooban, kundi ang Espiritu na tatanggapin mo sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya naiuulat niya sa'yo na kapag ibinaba niya yung kaukulang pahintulot niya hambing sa pagdalisay, sisidlan ka rin niya ng karunungan kung paano mong panghahawakan ang kanyang mga pangako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po ako nagtitibay eh. Doon ko po nararamdaman na sa bawat araw, ayoko nga tumanda. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, Ama, napakasarap mong kabiling na patuloy kong hinihingit sa'yo ng kapatawaran. Akala ko noon, drawing ka lang. Akala ko noon, pangalan ka lang. Akala ko noon, kag tumingala kami sa langit, bibigyan mo na kami. Hindi pala. At hindi magiging sapat at higit sa sapat yung panalangin lang na hindi ka gumagawa ng mabuti. Kailangan panalangin at the same time, sasabayan mo ng mabuti. Buhay po ba ang Diyos? Ang bilis po niyang kumilos sapagkat isa ka sa mga anak niyang pinagmamalaki. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa dakong ito, doon po ako nakakalaban eh. Dati, nung ako'y unang tumupad sa dakong ito, na dito po kami titira, ang dami kong tanong. Parang hindi ko matanggap na iwanan ng aking anak. Sabi ko, titira kami doon, tapos uuwi lang kami Sabado ng gabi. Ang hirap po kaya. Kaya sabi ko sa sarili ko, paano ako magpapaalam sa anak ko? Second year college pa lang siya, nung mga time na yon. At isa pa, ang dami kong gampanin bilang tao kung paano ang buhay namin. Kaya sabi ko, paano ko tutupad sa'yo? Paano ko alis? Paano yung ganito? Ganito ang dami. Subali, salamat sa Diyos, gagaya ng tinura ni Mami Beth at ng mga kapatid kong nauna nagbahagi. Kapag ang plano ng Diyos ang pinanguna mo sa buhay mo, yung plano mo walang sinabi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. At doon pinagdana sa akin ng Ama na hindi ganun kadali. Kailangan mong mamuhunan. Amen? Kailangan mong mamuhunan. Kung gusto mong tumubo ka ng malaki sa puhunan na binigay mong malaki, kailangan mamuhunan ka rin ng malaki. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Iba't iba ang kaparaanan. Napakalinaw po niyang tinuran kanina. Kaya alam niyo po, sabihin niyo man po sa akin na ako ay napaka-arte, okay lang sa akin. Sabihin niyo man po sa akin na napaka-corny naman yan, okay lang po sa akin. Totoo po yun. Sobrang sweet po talaga kami ni God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat doon po ako nananahan eh, sa nararamdaman ko para sa Kanya. Sapagkat kung hindi po ito ang pananahanin ko sa puso ko at ang titingnan ko ay ang mga tao, ay, napakatagal ko nang tumalikod. Buhay po ba ang Diyos? Subalit masaya po ako sa Kanya eh. Kahit hindi ko siya nakikita.
sapagkat dinadama ko po siya sa puso ko, naririnig ko ang tinig niya, kahit napakarampot na pangako niya, hindi man pagdakakarakarak ay tinutupad niya sa aking buhay, subalit umaasa ako na makapangyarihan siya, hindi niya ako kayang tiisin. Boy, pabang Diyos! Amen po ba yun? At yun po yung pinanghahawakan ko sa bawat araw. Kaya sabi ko kanina, pagmulat ng aking mata, pinagmasdan ko po si kapatid na Pearl. Kapatid, normal na normal ka na. Salamat sa Ama. Bakit mo pinahintulot na ganun pang maganap? Ang dami na sayang. Bakit mo bang Diyos? Ano po ba yun? Alam niyo po, ano po yung nasayang? Hindi mo pala dapat pang hinayangan. Sapagkat ang kay Cesar ay para kay Cesar at ang sa kay Juan ay para kay Juan. Kung yun itinalaga ng Diyos na para doon, huwag mo nang pang hinayangan. Bakit mo bang Diyos? Totoo po yun. Ito po ang pinangusap niya sa akin. Anak, may pinatuklas lang ako sa iyo doon. At hindi ko nasasabihin sa inyo, magkakasala kayo. Amen po ba yun? Salamat sa Ama. Tama yung sinabi ni kapatid na Gloria. Yung karunungan ng ating Panginoon, hindi kayang tarukin ng sinuman. Na kapag binahagi sa'yo, hindi ka pwedeng questionin ng sinuman. Sapagkat, yun yung nakatalaga para sa'yo, dahil partisyon-partisyon kung ano yung kaya mo. Boy, babay Diyos! Amen po ba yun? Kaya kapag nakikita ni God, na yung para sa mayaman, ay kaya mo rin na mahirap ka, maibibigay niya ang para sa kanya, sa'yo at sa kanya. Amen po ba yun? Yun po yung inaangkin ko lagi eh. Kaya kanina, alam mo kapatid na Pearl, sabi ko sa kanya, nagpadama lang sa'yo ang Ama kung gaano kanya kamahal. Sa pamamagitan ng mahal na apo na ikaw binanyusan. At yun ang patunay ng Ama na kailangan mong lumaban. Sapagkat sabi po ng doktor, kumpiyansa ang kailangan ibalik sa'yo. Sabi ko, wala kang sakit. Ngayon din sa araw na ito, ilalagay ko sa isip ko, wala kang sakit. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Simula po noon, parang nag-bush po yung espiritu sa katawan ko, na alam ko na masigit na makapangyarihan ng Diyos kaysa sa lahat. Amen po ba yun? Dito po papasok, paano ako nakakapanahan sa kabila ng mga pinagdaraanan? Sapagkat tunay na makapangyarihan ng Diyos, nagpapakilala siya hindi lang sa salita at hindi lang sa pangako niya, kundi nagpapakilala siya sa kanyang mga gawa kung paano kanyang binubuhay araw-araw. Boy po ba ang Diyos? Kaya salamat sa Ama, dakilain siya. Sa totoo lang, naiiyak po ako pag nangungusap siya sa akin. Hindi dahil naaawa ko sa sarili ko. Gusto kong ipadama sa puso ko at sa inyo mga puso ng mga tao yung ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Simple lang. Subalit, naroon po yung kalaliman na doon sa simple at payak na uri ng nilalang ihambing ko. Halimbawa, manliligaw ko siya, ano po? Sa kanyang kahirapan, kaya niya ibigay lahat sa akin para mapamahal ko sa kanya? Boy, babang Diyos! Amen po ba yun? Ganun po yung ginagawa ni God sa akin. Hindi ko siya inilagay doon sa pinakamataas na alam ko na hindi ako karapat-dapat sa kanya, kundi alam ko na sa kababaan ng ating Panginoon, sa kababaan din po na magpapakababa sa kanya, maibibigay pa rin po niya lahat para sa'yo sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan. Boy po ba ang Diyos? At yun po yung sikreto ko. Totoo po yun. Alam niyo po, sabi ko nga, kung ang mga tao lang po hindi magsasawang makinig sa tinutupad ng Diyos sa bawat isa, mula sa mga kapatid kong hinirang, sa apo kong Ching, sa mga nagtitiwala, magiging niyo po, makikita niyo po, iba-iba yung antas na tinutupad ng Diyos sa ating buhay. At pinatutunayan niya na hindi kailanman siya natutulog. Amen po ba yun? Boy po ba ang Diyos? Mga kapatid, sa buhay ko ngayon, kung inyo pong tatanungin, okay lang po ako para pong lagi po ako nasa siyam na ulap, cloud nine. Lagi po ako andun. Nasa pakiramdam ko, pagmulat ng aking mata, totoo po yun. Sabi ko sa Ama, Ama, salamat sa iyo at sa kaparaanan ng paggamit mo sa aming mahal na Apo Kunching ay naging marapat kami sa iyong paningin upang sa dami ng nilalang sa mundo kami maakay mo, maihakbang ang aming mga paa at napakalinaw na ang paghirang mo sa amin ay isang regalo na ipinagkaloob mo sa bawat isa upang ipadama mo sa amin kung paano kang tutupad sa aming buhay. Boy po bang Diyos? Totoo po yun. Kaya kapag ikaw ay hinirang, ikaw ay pinili, o ikaw man ay tagasunod o pasyente,
at nagbigay ka ng lugod sa Diyos, mararamdaman niyo po na kayo'y napakahalaga. Buhay po ba ang Diyos? Ako po, sabi ko nga kay Mami Beth, tuwing umuupo ako dyan, mahal na mahal ako ng Diyos. Sa mga kapatid ko, lagi kong sinasabi, sobrang mahal ako ng Diyos. Wala akong maibukang bibig na sasambitin. Kundi hindi man ako paniwalaan na makikinig at hindi man ako paniwalaan nakakita, ako mismo, hindi mapuputol ang pagsusumigaw na sobrang mahal ako ng Diyos. Sapagkat ako mismo ay nakadarama kung paano niya akong binibigyan ng kaukulang pansin, kung paano niya akong tinutulungan kung kailan ako nahihirapan, kung paano niya akong sinasaklolohan sa oras ng aking pagtawag, kung paano na ibinibigay niyang lahat, hindi ko man ito hinihingi para hindi ako mahirapan. Boy po bang Diyos? At yan po ang napakalang inspirasyon ko. Nasabi ko nga, Ama, ito ang aking buong katawan na ikaw may-ari. Gamitin niyo po at ako'y buong galak at buong pag-ibig natutupad sa inyo upang hindi ko maramdaman ang pagal na katawan na aking ginagampanan at sa tuwing ay manabik ako sa iyong mga salita. Sapagkat ito ang aking pinangahawakan, hindi man ngayon, hindi bukas. Subalit batid kong kayo mga kapangyarihan at kailanman ang pangako nyo ay hindi nyo pinutol sa nilalang. Boy po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang iiwanan ko po sa inyo. Halina po kayo, kamtin po natin ang pag-ibig ng Ama. Sabi nga ng Mami Beth, ang pag-ibig ng Ama ay walang makapapantay na sino man. Ngunit, kapag ang puso ng Ama ay ipinadama sa iyo na maiangkop sa puso mo, hindi man lahat magagawa mo, makatutupad ka pa rin ang para sa Kanya kung saan siya malulugod para sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang isa na, sabi ko nga, Ama, alam ko po, darating ang takda na hindi lang ito yung ipapatutuo ko na pinaganap mo sa buhay ko, kundi sa bawat oras, sa bawat araw, sa kabila ng mga pinagdaraanan, pinanatili mo kaming buhay. Sa paningin mo, buhay in and out. Hindi yung makikita nyo kami, masaya, pagtalikod, lugmo kami. Hindi po, hindi kami maaaring makipagplastikan sa inyo sa aming nakakamtan sa dahong ito. Kundi, kapag ang Diyos ang nangunat naghari, in and out, ngayon at bukas, isa lang yun. Buhay po ba ang Diyos? Ewan po ba yun? Kaya sa bawat araw, sabi ko sa Panginoon, Ama, sa dako mo, ako sa tuwing nananabik, hindi upang para makita ka ng hayagan, sapagkat alam ko hindi ka makikita. Subalit ang mga kapatid kong inakay mo, na inugnay mo sa puso ko, para maging mga kapatid ko po sila, maging mga magulang po namin kayo, at kayo na naniniwala sa ating Panginoon, hindi lang po kami ang mga anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. At patuloy siya nananabik upang ipadama ang kanyang pag-ibig sa iba't ibang kaparaanan na kayo'y tatanggap. Amen po ba yun? Kaya, ano ang balik? Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy siyang mananahan. Sapagkat, siya ang panghahawakan mong tunay na sandata. Ano man ang iyong tinatahak, ano man ang iyong hinaharap, ano man ang iyong susuungin, tanging siya lamang at wala nang iba. Mga kapatid, nawa po, kung nararamdaman niyo po ang galak sa puso ko, higit niyong mararamdaman sa sarili niyo kapag ang tinupad sa akin ng Diyos ay ipatupad niya sa inyo. Oo, wala kayong makikita kahit na ano, subalit ako, damandama ko po sa puso ko na lahat ay binigay na niya sa akin. Wala akong mabibilang ng mga material na bagay, subalit sa puso ko, mula pagkabata, kung paano niya akong ginawa na ganito ang maganap sa aking buhay, naramdaman ko sa puso ko na kaagapay ko siya. At hanggang sa ngayon, na ngayon pa lang po ako magbabayad at hindi ako makakabayad kailanman, gagawin ko na po yung best. Gaya ng sinabi ni Mami Beth, minsan lang siyang dumaan sa buhay ng bawat isa at ang kanyang pagdaan, gawin niyo pong makabuluhan at mahalaga sapagkat kailanman, hindi na siyang muling magbabalik para sabihin sa'yo, eto anak, ang inalay ko sa'yo kahapon. Bawat araw, iba-iba ang kaloob ng ating Panginoon. Bawat minuto, segundo man, iba-iba ang magaganap. Kaya kung paano yung nararamdaman, hindi man sa dakong ito o kung saan dako man kayo nakadama,
damhin niyo pong mahalagang Diyos, sapagkat ang pagpapahalaga sa Diyos ay pagpaparaya mo upang siya'y makatupad sa iyo. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Magandang kapatid. Napakaganda po ng binahagi sa atin ng ating kapatid na Marisa. Tunay nga po kung paano niya ipinaliwanag sa ating lahat ang pagtitibay at kung paano ang tamang sa English ay technique, kung paano nga ba tayo magtitibay sa kabila ng samutsari pagdalisay na ating nakakamtan sa ating buhay. Higit sa lahat, ang unang sangkap ay ang pananalig. Na ang pananalig na may Diyos tayong buhay na dapat nating asahan sa ating buhay, na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Matuto lamang tayong magpakumbaba, tumanggap, manalig, at buong puso nating isurrender sa Kanya at makakamta natin ang ating mga minimithi sa ating buhay. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ngayon naman po, tinatawagan ko ang isang kapatid upang mag-alay sa atin ng awitin, ang ating kapatid na Pilar. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa hapon na pong ito. Tunay nga pong kagalak-galak sa puso ang bawat naririnig natin sa ating mga kapatid. Naku, tunay po natin itong ninanamnam. Kakamtin po natin ang galak, ang pagtitibay. Patunay po na Diyos ay buhay na sa dakong ito sa tuwina. Nagbibigay sa atin ng pag-asa, kagalakan, liwanag. Salamat po, Mami. Salamat, Tita Beth, sa iyong mga pinahayag na tunay na nakapagpapatibay. At para po sa may kaarawan, Tita Josie, para po sa inyong awiting ito na natutunan ko po kay kapatid na Roger. Para po sa inyong lahat. Sa tag-aral
akong lakas. Salamat po kapatid na Pilar sa magandang awitin mong hinandog sa ating mga kapatid. At ngayon po tatawag po ako ng isang tagasunod upang paano nga ba siya ipinaglalaban niya ang kanyang dama o kinantan sa dakong ito sa kabilaman ng samutsaring kaganapan sa kanyang buhay. Patuloy at patuloy siyang nananalig na hindi siya pababayaan ng Panginoon at kailanman ayaw niyang mawalay. Tinatawagan ko po ang isang kaps na si kapatid na amang. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Magandang umaga po sa tanghali ito. Ako po ay nagpapasalamat sa Ama at muli natawagan niya uli ako upang mag-share ng kabutihan sa akin ng Panginoon. Ang sincere ko po sa inyo, yung pong nagaganap sa akin sa araw-araw sa ngayon. Kasi po, ano pong ako ay na-stroke noon, yung pong kabiyak ng mukha ko nito, ito po yung walang pakiramdam noon. Tapos po, yung dito po sa kabila nito, ito naman po yung kagaya po yung naramdaman ko nito na walang pakiramdam, ganun din po. Pero sa ngayon po, sa pananalig ko po sa Panginoon, ito pong mukha ko nito, nabubuhay na po yung maugat, kaya lang po, ang kirot talagang masakit. Kuminsan po para pumipintig po rin na kumukuhit po rito para po pang may nana na nakaganon. Pero napakabait po sa akin ng Panginoon Diyos dahil po sa araw-araw ko pong nararamdaman yung kirot, pero pagdating po ng gabi sa akin pong pagtulog, paghiga, pag
pag higa ko, pag upo ko po sa aking papag, sa aming papag, dadad na po ako. At tinihiling ko po sa Panginoon na yung aking kagalingan ay maging tuli-tuli na po. At yun naman po ay matagal ko nang inakin talaga. Alam niyo po, pag nayari na po yung pag-higa ko po, pag-ayari po ng dasal ko, pag-higa ko po, talaga pong sobra kirot. Alam niyo po, wala pang 5 minutes, tulog na po ako. Pag po ako'y nagising sa ating gabi, maihi ako. Maramdaman ko na naman po yung kirot. Pero sa harapan nga po, pag-higa ko ulit, tulog na tulog ako. Kaya po, mga kapatid, totoo po yung pananalig, talagang pag-inap ng kagalingan na hinihingi ng Panginoon. At yung araw-araw na nakikinig natin ng banal na salita, talaga pong nagsisilbing kagalit ng ating mga puso. At pag po ako wala dito sa Dambana, iba po talaga yung andito kaysa sa bahay. Nilagdat po ako ng Huwebes. Puro kulot po ang naramdaman ko. Ang kabutihan nga lang po talaga, pag ako'y natulog na, nakatulog po ako ng maayos. Pero hindi po gaya ng ako'y andirito, na pag po ako andirito, wala po talagang kirot. Lalo po pag nahawakan ng apo kunching ang aking muka, napatakan yung aking mata. Talaga pong lumilinaw at saka, hindi ko po ba, basta po ang naramdaman ko pag nahipo na apo kunching, magaling na magaling na ako. Ilang po't maraming salamat. Salamat po, mahal na kapatid, sa iyong bahagi at tunay nga na nakapagbigay na naman ang kalakasan sa ating mga kapatid na nakarinig. Sa lahat po ng nagbahagi, marami pong salamat sa pagkatuwiran po na lahat ng nakarinig sa kanilang bawat pagbabahagi.